excited. Good evening, mga kapatid. Wow! Welcome back to us. So, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa pagbibigay niya sa amin ng pagkakataon na makapagpahinga nung nakaraang linggo after our anniversary. Salamat din po kay Sister Josefa Kulanay dahil siya po yung ating naging exhorter, devotional leader noong ating 8 o'clock habik. Salamat din po dun sa mga tumangkilik at sumuporta sa ating gawain. At ngayong gabi, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, pananalangin at pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga sa gabing ito, bago tayo magpatuloy, kasi maaga pa eh, ipatihin mo muna yung mga early bird natin. Wala akong kape. Ito. Sige, ikaw. Hello po sa inyo. Welcome back to us. At welcome back sa Carica Castillo, Cabet del Rosario, and Cabolong, dyan sa Bulacan. Sister Maribit Villaseñor, Mabel Makadangdang, Nanay Lolita Rimas, hello Tatay po. Ador. Tatay Ador. At Emma Gonzalez, dyan sa Cavite. Hello. Kanet Panganiban, magandang gabi po sa inyong lahat. Sister Josepa. Okay. So, Melody Lanusa. Sige, pagpatuloy na po natin yung ating gawain, Dad. Binabati ko muna yung mga may birthday. Si Pastor Dindo Cuervo. Hello. Advance happy birthday po bukas. Bukas. Ganun, at ngayon? Ngayon si Sister Annalyn Flores mula sa Israel. Happy birthday po. At si Ka Elsa Deguia ng Bulacan. Binabati po namin kayo ng happy happy birthday. Welcome back to us again, Dad. Welcome po. At sige po, tayo magsisimula na at mag-join po kayo. Buksan po ninyo yung inyong mga cellphone at awitin po natin yung banal mong tahanan. Dalangin natin sa Panginoon, patuloy siyang manahan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Sa'yo ay pumisan,
Sabihin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ubin mo ang buhay ko'y maging tahanan. Ubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sige po, manalangin po tayo. Tunay po, Diyos, ang aming dalangin. Maging banal mong tahanan ang buhay ng bawat isa. Maghari ka, hindi lamang sa aming buhay, kundi sa bawat tahanan na kasama namin sa gabing ito. Pinapapasok ka namin sa aming mga puso, pinapapasok ka namin sa aming mga buhay, pinapapasok ka namin, Panginoon, sa aming mga tahanan. At dinadalangin namin ang iyong paghahari, ang iyong kalooban, ang siyang masunod sa buhay at pamilya at tahanan ng bawat isa. Sa gabing ito, Panginoon, maghari ka, kumilos ka sa puso, sa buhay ng bawat isa. At dalangin namin, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo ay malayang kumilos sa aming mga buhay sa gabing ito. At naway tanggapin namin ang iyong mga salita ng may kagalakan sa aming mga puso. At hinihiling namin, hindi lang kami maging tagapakinig, kung hindi maisabuhay namin ang mga salita mo, Panginoon, sa natututuhan gabi-gabi, Panginoon. Lord, right now, idinadalangin po namin ang bawat tahanan na kasama namin sa gabing ito. Salamat po sa kanilang mga buhay. Dalawin mo po ang bawat isa sa kanila. At salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa gagawin mo sa gabing ito. Ito po kami dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Gustong-gusto ko yung sinabi ni Pastor na pumasok ka sa bawat tahanan namin. Nawa ang bawat isa po ay papasukin natin ang Panginoon sa bawat tahanan namin. Hayaan niyo po na ako po ang maghatid ngayon ng mga salita ng Diyos sa bawat isa sa inyo ngayong gabi. Nawa ay patuloy na mangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa kapanahunan po natin ngayon na napakaraming nangyayari, napakaraming sa Facebook, po parang obituary na nga, sabi ni Pastor, na puro condolence, puro nasa ospital, na kung saan nangangailangan sila ng tulong, nangangailangan sila ng suporta, at napapanahon nga siguro na ito po ang ating mensahe ngayong gabi na paano nga ba tayo, how should we give righteously? Sa ating bang pagtulong, paano nga ba natin makikita yung kabanalan sa bawat isa sa atin? Ang bawat pagtulong ba natin ay... Pagtulong. Pagtulong. Oh. Oh. Ang bawat pag... Ano ba? Pagtulog. Pagtulog ba? Ang bawat pag... Baka inaantok na yata ako. Ang bawat pagtulong ba natin ay sumasalamin ng kabanalan ng bawat isa sa atin. Sometimes kasi we are unaware kung paano tayo magbibigay, magpapahatid ng suporta, ng tulong sa bawat isa, na sometimes we are unaware na yun nga bang kinagawa ko, sumasalabi ng kabanalan ko, or
ang pagtulong ko ba ay naghuhugas ba ako ng kasalanan ko? Nagbabawas ba ako ng kasalanan ko? Kaya ako tumutulong? Ngayon pong gabi, tutunghayan natin ang isa sa sermon o isa sa turo ni Jesus nung umakyat siya sa bundok. Sa mga nakaraang araw, yung Sermon on the Mount, ito po yung pinag-aaralan natin na kung saan si Jesus ay umakyat pa sa bundok para magturo ng napakaraming bagay sa mga tao. At isa po ito sa pagpapatuloy ng ating serye sa Sermon on the Mount. Patuloy po kami nagpapasalamat kay Mami Josepa, si Sister Josepa, na kung saan siya po ang nakatuwang natin sa ating gabi-gabing pag-aaral ng salita ng Diyos last week. At ngayon po ay ako naman ang naatasan na magdala ng salita ng Diyos sa bawat isa para po ang ating pastor ay makapagpahinga naman. Sabi nga sa preaching kahapon, na kailangan din nating magpahinga. Kailangan dating kumain kasama yun, ano, diba? Si Elijah, pinakain siya. Kailangan po ng bawat isa sa atin in order for us na ma-overcome natin yung mga stress, depression, kung meron man sa ating mga buhay. Sige po, pagpatuloy na po natin ang ating pag-aaral on how should we give righteously. Ready na po ba kayo? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4. Hihilingan ko po si Pastor na magbasa ng ating scripture. Sige po, samahan po ninyo kami. Buksan po ninyo yung inyong mga banal na kasulatan o buksan nyo yung inyong mga cellphone, gadget sa Matthew chapter 6, 1 to 4. Beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. So when you give to the poor, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be honored by men. Truly, I say unto you, they have their reward in full. But when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving will be in secret. And your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Amen and amen. Napakaganda po nung mensahe ng Panginoon na ito na tinuturuan niya tayo. Ang aral na ito ay nagsisilbing babala sa o isang pagtutuwid sa maling pagpapahayag ng kabanalan ng tao. Sabi niya, beware, nagbababala ang Panginoon na sa pagpapatuwid ng sometimes kasi yung pagpapahayag ng kabanalan ng isang tao ay nami-misled tayo. Kaya ang Panginoon nagbigay ng turo regarding that. At isa pa sa layunin ng Panginoon sa aral na ito ay bahagi ng pagtuturo ni Jesus upang higitan ang bagong katwiran, ang katwiran ng mga eskriba sa mga Pariseo. Naalala niyo ba na ito yung mga turo para higitan yung mga bagay na tinuturo ng mga scribes, ng mga Pharisees. Sino ba itong mga scribes and Pharisees? Sila po yung mga teachers nung araw sa kapanahunan ni Jesus na ito yung mga bagay na ginagawa ng mga eskriba at mga Pariseo, pero ito dapat higitan nila. Ito dapat ang gawin nyo. Dapat mahigitan nyo kung ano man ang ginagawa nila. Naakala natin, yun na nga ba ang kabanalan sa pagbibigay? At ang isa pa sa layunin na ang aral na ito ay ng ating Panginoon ay isang daan tungo sa pagbabago sa pamumuhay ng isang tao sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Ang mga bagay na ituturo ng Panginoon, pag ito'y natutunan natin, ito'y isang paraan para
sa matransform yung buhay natin, yung pananaw natin, yung mga bagay na dapat natin kung paano tayo magbibigay. Sapagkat ang pagbibigay ay sumasalamin ng isang gawain ng kabanalan ng isang tao. Dito po sa kwento na binasa ni Pastor sa Matthew 6, may dalawa pong paradigm na ikinumpara. Ano ba yung paradigm? Model. Isang model. Na dalawang model ang ipinakita ng Panginoon. Isang modelo ng isang hypocrite at isang modelo ng isang righteous. Modelo ng hypocrite giving. Na paano ba sila? Actually, pag sinabi mong hypocrite, ano ba ang ibig sabihin sa Tagalog ng hypocrite? Mga? Sabi, ang contemporary, mga plastic daw, sabi ni Pauline yon. Mapagkunwari. Ito yung mga taong mapagkunwaring pagbibigay. At ikinumpara niya yung isang pagbibigay ng mga may kabanalan, the righteous giving. Ngayon, mamimili tayo ngayon gabi. Titingnan natin ang pag-reflect po tayo sa ating pagkatao. Sometimes, sabi ko nga, we are unaware of what we are doing sa ating pagbibigay. Hindi po tayo masyadong conscious sa mga bagay na ito. Kaya ito po ay itinalakay ni Jesus. Sabi po, balikan natin yung ating text, sabi, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Ang isa daw pong pagbibigay na mga hypocrite, o sabi ni Pauline, isang mga plastic, or ano yung sinabi ko kanina? Mapagkunwari. Ay, they love doing this in public. Sabi, so when you give that to the needy, do not announce it with trumpet as the hypocrites do in the synagogue and on the street. Anong ginagawa ng mga hypocrite? They done it in public. San daw nila ginagawa? Sa synagogue at saka sa street. Ano ba sinasabi ng synagogue? Ano ba? Pag sinabi ba daddy na synagogue, ano ba yung place na yon? That is a public place. At saka yung street, public place din. Yun. Yung synagogue po kasi, ito yung place ng gatherings. Hindi lang po ito place ng worship, kundi place ng kung pwedeng mag-meeting ang mga tao, maraming tao. Nung nakakita kami ng synagogue, totoo po yun, napakarami pong tao sa loob ng synagogue. At ito po ang ginagawa ng way ng mga hypocrite. Actually, yung hypocrite, ito yung terminology ginamit ni Jesus describing the scribes and the Pharisees. Na kung saan, ang mga scribes daw po and Pharisees, they love doing good, giving alms to people sa mga synagogue and street. Na kung saan napakadaming tao. Para ano? Bakit doon sila? To be noticed by men. Gustong-gusto kasi nila na ang pangunahing layunin nila ay maipakita o dapat makita na ibang tao ang kanilang kabanalan sa pagbibigay ng limos o tulong sa mga nangangailangan. Yung bang... For publicity, for popularity, for recognition na, naku, ang laki ng binigay niya. Para hangaan ng mga tao. To be honored by man. Ito yung mga makikita mo at mga bagay na ginagawa ng mga scribes and Pharisees. At ito yung ina-address sa atin ni Jesus ngayon na kung saan. Sabi niya, beware. Binibigyan tayo ng babala na mga ito yung mga kinagawian na ginagawa ng mga hypocrite people, na mga plastic, mapagkunwari, na nagbibigay.
ano naman ang sinabi ng Panginoon na ito dapat ang gawin nyo. Sabi niya sa verse 3, pakibasa nga Pauline yung verse 3. Para ngumiti ka. But when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing. Yon. This is the principle of the righteous giving na ang mabuting uri ng pagbibigay, it is to be done to honor God. Yung gagawin mo ito, magbibigay ka na kaya ka magbibigay, gusto mong bigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon. Hindi ka magbibigay sa gitna ng maraming tao, hindi ka magbibigay sa to be seen by other men. You want to give to honor God. You want to give to be seen by God. Ito po yung kinalulugtan ng Panginoon. Yung pagbibigay mo to be done in secret. Yung mga nagbibigay ng hindi na ina-announce na siya ay nagbigay ng ganito o ganon. Siguro ngayon, Daddy, sa mga kapanahunan ngayon, na especially election day, election campaign, na napakaraming mga tarpaulin na nakikita mo, i-denominate ni ganito, ni ganon, na tipong parang sa kanila talaga nang galing yung mga pondo. Or kaya, nagbibigay ka na gusto mo i-recognize ka ba? Gusto mo nakalagay yung pangalan mo? Gusto mo na ma-announce ka na ikaw ang nagbigay nito, nag-donate ng ganito? Ang sabi po ng Panginoon, when we give to honor our God. We give in secret. At it should be done for God's reward. Na kaya ka magbibigay dahil may eternal value, parang eternal investment ito na sige, magbibigay ako dahil alam ko na ito ay ginagawa ko para sa Panginoon. Napakarami pong pagkakataon dito sa Church on a Hill na kung saan saksi po kami ni Pastor, na kung saan na napakarami pong mga kapatiran tayo na pag nagbigay talaga, kung pwede lang talaga na hindi nila sabihin na sila yon, pero kasi nga, paano makakarating sa bibigyan natin? Na sasabihin, Pastor, pakibigay na lang po, pero huwag nyo na pong sabihin kung sino nagbigay. Pakiabot nyo na lang po, Pastor, pero huwag nyo na pong sabihin kung na ako po yung nagbigay. O kaya, magugulat ka na lang na, ba't may nakadeposit na dun sa bank account? Diba? O bakit meron na akong pera sa Gcash ko? Ito po yung mga klase ng pagbibigay na kinalulugtan ng Panginoon. Ito yung klase ng pagbibigay na sumasalamin ng kabanalan sa pagbibigay. Hindi yung nagbigay ka, pero gusto mo, marerecognize ka na ikaw ang nagbigay. Nagbigay ka, gusto mo, magkaroon ng utang na loob sa'yo dahil binigyan ka niya. The righteous giving is giving to honor God, to be done in secret, and to expect reward or to be done to have God's reward. Ito po yung giving na righteous giving na inaasahan ng Panginoon. Paano nga ba tayo? Paano nga ba natin magagawa ang mga bagay nito? Paano nga ba natin mapapractice ang righteous giving? It is all about the attitude of our hearts. The heart of the matter is the matter of our hearts. Madaling magbigay, pero paano mo gagawin lahat ito? Kung ano ba yung motibo ng puso natin? Bakit ka ba nagbigay?
magbibigay ka ba dahil to feel good? Sometimes tayo po, let's face it, na sometimes kaya ka nagbibigay kasi gusto mong, masarap kasi magbigay, di ba, Dad? Mas masarap magbigay kaysa mag-receive, di ba? Pero ito ba yung hinahanap ng Panginoon? Just to feel good? Ito ba yung motibo na dapat meron tayo? Just to feel good? Na kaya ako magbibigay kasi masarap ang feeling ng magbigay. Kaya ako magbibigay kasi nangangailangan lang siya. Kaya ako magbibigay. Ang ninanais po ng Panginoon, ano pala ang laman talaga ng puso natin? Magbibigay ba tayo dahil gusto mong bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon? Magbibigay ba tayo nang gusto mong makita yung reward ng Panginoon pagdating ng araw sa'yo na gagawin mo to in secret na hindi ikaw ang matatanyag kundi ang Panginoon. Practice righteous living, righteous giving from the bottom of our hearts. Almsgiving is not compulsory, mandatory, or forcefully. It is a voluntary giving from the heart. Hindi yung napipilitan lang. Kasi sinabi ni Pastor, Dad, kasi nag-announce ka na kailangan magbigay tayo. Na sometimes hindi nagkagaling sa kaibutura ng yung, tama ba yun? Tama. Kaibutura ng yung puso ang pagbibigay. Una, your motives. Pangalawa, from the bottom of your heart. Na magbigay ka voluntarily. Hindi yung napipilitan ka lang. Hindi yung kailangan lang kasi. Hindi yung para maibsan yung guilt mo, kaya ka magbibigay. Magbibigay ka dahil galing sa kaibutura ng puso mo. Ang higit sa lahat po, magbibigay tayo dahil sa pagmamahal ng Panginoon na naguudyok sa atin na tayo ay magbigay. And this is the righteous giving God is expecting from all of us. Sa kapanahunan po natin ngayon na napakaraming tao ang nangangailangan, we are blessed na tayo po ay gagamitin ng Panginoon to help other people. Pero tingnan po natin yung laman ng puso natin. Bakit ba natin ito ibibigay? Ibibigay pa natin to get honor from other people, to be recognized by other people. Upang hangaan, to be admired. To be admired by other people. Para sabihan niya, napakabait naman talaga ni sister, napakabait naman talaga ni brother, napakabanal talaga niya dahil napakalaki niya magbigay, napaka mauna, matulungin siya. Bayad ka na, sabi nga sa panin, bayad ka na. Pero ang gusto po ng Panginoon, yung pagbibigay na, may pagbibigay ng pagluluwalhati sa ating Panginoon. Na magbibigay ka ng palihim lang. Na hindi mo na kailangang isigaw ng trumpeta na ikaw ang nagbigay. At ibibigay mo to sa kaibutura ng puso mo. Dahil sa pagmamahal na natanggap mo sa Panginoon. Na nag-overflow sa puso mo na gusto mong ibahagi sa iba. Nawa po ngayong gabi natutunan natin kung paano tayo magbibigay ng may kabanalan na makalulugod sa ating Panginoon. Amen and amen. Okay. Naalala ko tuloy, sabi nga sa Book of Acts, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, dahil pag ikaw yung nagbibigay,
ibig sabihin, ikaw yung pinagpala. Kapag ikaw yung tumatanggap, malamang ikaw yung mas nangangailangan. Amen. Kaya mas mainam yung ikaw na lang yung magbigay. Amen and amen. And that is an opportunity for all of us na kung ikaw ang magbibigay, ikaw ang gagamitin ng Diyos para mapagpala ang ibang tao at ikaw rin ay magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoong Jesus. Sometimes sa pag nagbigay tayo, di ba? Tayo pala yung naging katugunan sa kanilang mga panalangin. Napakasarap na naisipin nyo na ikaw yung gagamitin ng Panginoon. To become an answer to dun sa mga panalangin ng ibang tao. Amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po sa iyong salita, sa iyong mga babala na dapat naming ingatan kung paano namin ipapahayag ang aming kabanalan, ang aming katuwiran. Tuloy po na lagi niyo pong sasaliksikin ang aming mga puso, lalong-lalo na sa aspeto ng pagtulong sa aming kapwa. Lagi po ninyong suriin ang aming mga motibo, o Diyos, na kaya ba namin to gagawin upang ipakita, to show off, Panginoon, sa ibang tao, upang kami ay kanilang hangaan, upang panila, kami ay maparangalan dahil sa aming mga ginagawang kabutihan. Panginoon, salamat po sa iyong paalala sa amin na kung saan, kung kami po ay tutulong, gawin namin ito in secret. Gawin namin ito, Panginoon, to honor you. Gawin namin ito, Panginoon, upang ang iyong parangal ang siyang tanggapin namin, hindi yung papuri ng ibang tao. Lord, dalangin ko po na lagi niyo pong sisiya sa atin ang aming mga puso, ang aming mga motibo. Dinadalangin po namin na maging bukas o bukal sa aming mga puso ang aming pagbibigay. Kasi natutuhan namin, Panginoon, na ang pagbibigay is an issue of the heart, Panginoon. Kaya nga, lagi niyo pong titingnan ang laman ng aming mga puso sa aming pagbibigay, sa aming pagtulong, sa aming kapwa. Totoo po, o Diyos, na napakaraming mga tao ang nangangailangan. Maraming mga tao ang merong mga suliranin sa kanilang mga buhay, lalo na sa panahong ito. Kaya nga po, tulungan mo kami na maging bukas palad. Tulungan mo kami na maging generous, O Lord. Especially to those people who are in need. At dinadalangin po namin, Panginoon, nawa po, Diyos, maging sensitive kami sa pangangailangan ng iba. Lord, dinadalangin ko po na maging righteous yung aming pagbibigay. Hindi kami maging hypocrite katulad ng mga tinuturo ng mga scribes and Pharisees, O God. Kaya nga po, Diyos, sa gabing ito, patuloy kang mag-minister sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga aral. Salamat po sa iyong paalala sa aming mga buhay. At sa gabing ito, Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa trono ng inyong biyaya upang ipanalangin ang bawat isa. Unang-una, Panginoon, dalangin ko po ang iyong patuloy na paghahari, pagpapala sa bawat tahanan na kasama namin sa devotions na ito. Maghari ka sa bawat puso, sa bawat buhay ng mga taong kasama namin sa gabing ito. Lahat kami, O Diyos, pagharian mo. Yung kalooban mo ang masunod sa aming mga buhay. Dinadalangin po namin yung mga taong may mga pangangailangan ng kagalingan. Lord, yung daddy ni Shane, ang mga lang? Si Tatay Ricardo, Panginoon, na ngayon ay nangangailangan ng iyong kagalingan, kalakasan,
dalangin po namin yung pneumonia, O Lord, yung kanyang hirap siya sa paghinga, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, i-extend mo ang iyong mapagpalang kamay. Igawad mo, Panginoon, yung kagalingan mo sa kanya, Panginoon. Maranasan niya yung kaginhawahan ng paghinga, Panginoon. Lord, alam namin you are the God who give us life, O Lord. The breath of life, Lord. Kaya nga, Panginoon, patuloy niyo po ang extend ang kanyang buhay. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, kagalingan na nanggagaling sa inyo. Dinadalangin din namin si Kanet sa kanyang pagpapacheck up. Dalangin namin, may your favor, may your strength. Dalangin po namin na maging maganda ang resulta ng kanyang check-up. Inihiling namin, O Lord, alisin niyo po ang anumang takot sa kanyang puso, sa kanyang isipan, Panginoon, at kumilos ka sa kanyang buhay. Patuloy po din namin idinadalangin yung mga taong nasa mga hospital sa mga oras na ito, na parami po nila na nangangailangan ng medical attention, Lord. Dinadalangin namin ang iyong patuloy na kagalingan sa bawat isa. At yung iba nga po, Panginoon, ay nasa kanila na lamang mga tahanan dahil kapos ang mga hospital beds na ma-accommodate sila sa hospital at maring natatakot sila ngunit nasa bahay na lamang sila. Panginoon, idinadalangin na rin po namin sila sa inyo. Maranasan nila sa gabing ito, Panginoon, yung supernatural healing mo sa kanilang mga buhay. Ipadama mo, Panginoon, ang iyong yakap sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, Lord. Dinadalangin din po namin yung mga doktor na nasa hospital, na nangangalaga sa mga may sakit. Lord, at dalangin namin ang iyong patuloy na kagalingan, kalakasan. Igawad mo po, Panginoon, sa kanila yung malakas na resistensya upang magampanan nila yung kanilang mga tungkulin ng may kalakasang nanggagaling sa inyo, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang karamdaman, Panginoon. Dinadalangin na rin namin yung vaccination program ng aming government. Dalangin namin ito'y maging available para sa lahat. At dalangin po rin namin, Panginoon, na maging sapat yung supply ng vaccine, O Lord, upang mas marami pa ang mga tao ang mabigyan ng proteksyon, Panginoon. Dalangin po rin namin na ikaw ang maging provider ng mga pangangailangan ito, O Diyos. Kaya nga, Lord, dalangin namin, continue to bless this nation, O Lord. Spare us na lalo pang tumaas yung mga bilang ng mga may sakit ng COVID, O Lord. Yung paglaganap ng virus na ito, Panginoon. Lord, dinadalangin din namin yung mga tao na nawa po, Diyos, ay maging mas responsable, Panginoon, na sundin yung mga protocols namin upang mapigilan na yung pagkalat nitong virus na ito, Panginoon. Dalangin po namin na mangusap ka sa mga tao na maging cooperative at maging responsible sila sa pagpuksa sa virus na ito, Panginoon, na magkaroon kami ng ambag, O Lord, upang hindi na kumalat ang virus na ito. Lord, salamat po for sparing our country. Especially sa mga calamities. Panginoon, salamat po dahil kagabi po ay nagkaroon ng lindol. Subalit, ito'y hindi po nakapaminsala sa mga tao. Salamat po. Even yung mga bagyo, Panginoon, na inililihis mo, Panginoon, upang hindi makapaminsala sa aming bayan, Lord. Salamat po for sparing our country from natural calamities. Kaya nga, Panginoon, patuloy po namin idinadalangin ang aming bansa. Continue to bless this country, Lord. Uphold us. Ingatan niyo po kami. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Panginoon, dalangin din po namin yung mga nasa pamahalaan. Alam ko po, Panginoon, malapit na yung eleksyon at marami sa mga tao ay nagiging abala sa nalalapit na eleksyon.
Dalangin po namin, huwag nilang mapabayaan yung kanilang mga tungkulin. At dalangin po namin, Panginoon, na ngayon pa lamang maghandap ang mga tao, ng mga matutuwid, ng mga lingkod, bayan, O Lord, mga leader namin na maaaring manguna sa aming bansa, ngayon pa lamang dinadalangin namin. Bigyan po kami ng katalinuhan sa pagpili, O Lord, hindi yung kung sino yung popular, kung hindi sino yung pinili mo, sino yung may kakayahan mo, kung ano, kung sino ang kalooban mo, Panginoon, ay siyang maluklok, Panginoon, sa kapangyarihan. Kaya nga, ngayon pa lamang, Lord, dinadalangin na namin ang aming bansa. Ilayo mo kami sa mga taong mapagsamantala, ilayo mo kami sa mga taong meron lamang mga personal ambitions, O Lord, hindi yung sa kapakanan ng aming bayan. Kaya nga, Panginoon, we pray, maging matalino kami sa pagpili at naway magkaroon kami ng honest and peaceful election, O Lord. Dahil alam namin, very critical yung election sa 2022, O God. Dinadalangin na rin po namin, Panginoon, patuloy niyo pong tulungan yung aming agricultural sector, especially yung food supply namin, Panginoon. Dalangin namin maging sapat, sagana ang mga ani, O Diyos, upang matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga pagkain sa araw-araw. Lord, give us this day our daily bread, O Lord. Tagpuin mo po ang aming mga pangangailangan. Tagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat tahanan, O Diyos. Dalangin po rin namin, Panginoon, dun sa mga walang trabaho, kayo po ang magkaloob ng trabaho sa kanila, Panginoon. At dalangin namin yung kanilang mga negosyo, O Lord, sa mga negosyante. Lord, dalangin po namin na patuloy niyong pagpalain ang bawat negosyo nila, O Lord. Dalangin din namin, Panginoon, yung mga empleyado na nagtatrabaho araw-araw sa kanilang mga kumpanya, Panginoon. Dalangin namin ng iyong patuloy na pag-iingat sa kanilang mga buhay. Dinadalangin na rin namin yung mga kababayan namin na nasa ibang bansa, yung mga OFW. Lord, ang dalangin po rin namin, may your covering, may your protection, may your guidance and strength, ipagkaloob mo po sa kanila. Aliwin niyo po sila kung sila po ay merong mga takot, pangamba, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maranasan nila ang inyong presensya sa kanilang mga buhay, O Diyos. Dinadalangin na rin po namin yung mga lingkod mo na mga pastor, mga lingkod mo sa simbahan, mga church workers, Lord, mga leaders. Naway, patuloy mong bigyan kami ng kalakasan na nanggagaling sa inyo. Bigyan niyo po kami ng katiyagaan, kalakasan, kasipagan upang magawa namin, Panginoon, yung aming mga tungkulin na magbigay kalakasan at pagpapala sa buhay ng ibang mga tao. God, patuloy po namin dinadalangin yung bawat churches, Lord, bawat mananampalataya, maging daluyan kami ng pagpapala sa buhay ng mga tao nakapaligid sa amin. In our sphere of influence, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. God, salamat po sa gabing ito. Sa mga salita mo, sa iyong presensya. Salamat sa mga kagalingan mo. Hindi lang sa kagalingang physical, kundi kagalingang spiritual. Panginoon, dalangin po namin yung bawat tahanan. Dalawin mo, Panginoon, magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng maghari ang iyong pag-ibig, maghari ang iyong pagpapala, kasaganahan sa bawat tahanan, Panginoon. Lord, thank you, O Lord. Alam namin, Panginoon, meron kang gagawin sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mga tahanan namin. Salamat sa mga ginagawa mo sa buhay namin na pagbabago, Panginoon. Patuloy mo kaming hubugin ng inyong salita, Lord. Hindi lang kami maging tagapakinig ng iyong salita, kundi maipamuhay namin ang iyong mga banal na salita. Kaya nga, Lord, thank you for tonight. Sa gabing ito, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa gabing ito, patuloy mo kaming ingatan. Ilayo mo kami sa mabibigat na mga pagsubok. Ilayo mo kami sa tukso, Panginoon. Deliver us from the evil one in the name of Jesus. And may your covering, may your protection
Be upon our lives, Lord. Be upon our families, O God. Be upon our loved ones, O God. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-iingat, sa iyong patuloy na pagpapala sa buhay ng bawat isa. Kaya nga sa gabing ito, Panginoon, tanggapin mo po ang aming papuri. Tunay po ang dalangin namin, gawin mo kaming banal mong tahanan, O Lord. Patuloy mo kaming banalin, Panginoon. At habang inaawit namin itong banal mong tahanan, Lord, nawa ito yung maging panalangin ng bawat isa sa amin sa gabing ito. Yes, Lord, gawin mo kaming banal mong tahanan, O Diyos. Muli natin itong awitin. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapating mo. Ikaw ay mamasdan, makangiig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makangiig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ng buhay ko'y maging banal mong luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lumulukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tayo po'y dumako sa pakikibahagi natin sa banal na hapunan. Aming Ama na nasa langit, sa gabing ito, muli naming sinasariwa, ginugunita, kinikilala yung ginawang sakripisyo ng aming Panginoong Hesukristo, na kaya siya nanawag dito sa sanlibutan ito, kaya siya nagkatawang tao upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Inialay niya ang kanyang sariling buhay upang kami tubusin sa aming mga pagkakasala, upang kami mapalaya sa tanikala ng kasalanan. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong ginawang sakripisyo na ikaw ang nagbata ng lahat ng hirap upang kami mapalaya at matubo sa aming mga kasalanan. Kaya nga sa gabing ito, Lord, muli kaming kakain ng pinagpirapirasong tinapay. Sumasagisag sa iyong katawan, inaalala namin ang iyong pagmamahal, ang iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, sabay-sabay tayong kumain ng tinapay na may pasasalamat sa ating mga puso. Kinikilala din natin at inaalala din natin na hindi natin kayang tubusin ang ating mga sariling kasalanan dahil tayong lahat ay makasalanan. Subalit si Jesus ang walang sala. Siya yung karapat dapat na maging kordero ng Diyos na makapag-aalis ng ating mga kasalanan. Siya yung nagbuwis ng kanyang sariling buhay, nagbuwis ng kanyang sariling dugo
para sa ating katubusan, para sa ating kaligtasan. Kaya nga sa gabing ito, Panginoon, muli kaming iinom, kinikilala namin ang iyong ginawa na pagliligtas sa amin. Kinikilala namin ang iyong ginawang pagtubos sa amin. Panginoon, salamat po. Kami iyong tinubos. Kami iyong pinatawad. At yan ay sa pamamagitan ng iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Ipinus mo ang iyong sariling dugo para sa aming lahat. Mga kapatid, sabay-sabay tayong uminom. Tanda ng ating pagkilala, pagpapasalamat sa ginawa niya para sa atin. Salamat po, Diyos. Salamat sa Panginoon sa ginawa niya para sa bawat isa sa ating lahat. Maraming salamat po muli. Pagbati po sa ka-Elsa, kay Sister Annalyn Flores, kay Pastor Dindo, and Bilma Focasa, na kapatid ni Ate Dang. Happy birthday po. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa ating araw-araw na pagde-devil. Hello, thank you, Sister Mae Anlanusa, at patuloy na ang dalangin namin na patuloy na pagalingin ang iyong anak na si Alaya Ren. Nawa, pagalingin ng Panginoon ang iyong anak, Sister Mae Anlanusa. Hello din kay Sister Dayanara Sibayan Mendoza. God bless po. Ang mami ni Darren, Sister Jocelyn Sanchez, salamat po for joining us. And welcome, this is your first time. Maraming salamat po for joining us tonight. Si Rina Jane Centeno. Hello, yes. Hello, Ate Zenny Villegas na nasa California ba? Welcome sa ating 8 o'clock habit na wati. Ate Zen, ay lagi ka naming makasama gabi-gabi. God bless you, Sister Zenny. God bless you. Naalala ko yung ating pagka-follow-up dati sa Palmera, and I'm so blessed. Kuya Jerry and family, sila Ate Joan, maraming salamat. Sister Husta dyan. Kuya Bobby Gonzalez at Ate Percy, salamat po. Salamat din kay Ate Paz, Sister Paz Daulayan, maraming Hello, pong Paz. Salamat. Miss po namin kayo. Rowan, Pastor Rowan Canonigo. Tama? Yeah, si Pastor Rowan sa Bohol. God sa bless Bohol, you, Pastor Rowan. Marami pong salamat. Ate Feli Aquino, thank you very much. God bless you, Ate Feli. Nanay Lagring, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Sister Melody Lanusa. Gail Joyda, thank you Gail. Natutuwa kami Gail na nakasama namin ikaw kahapon sa ating Sunday celebration. Kanet Panganiban, marami pong salamat. Patuloy niyong palakasin ang inyong kalooban na huwag kayong mag-alala, ang Diyos ang inyong kasama. Amen. Mayan Lanusa, Benedict Del Rosario Jr., hello, at kay Shane, at sa kay Tatay Ricardo Bituin, Mabel Makadangdang, Enrica Castillo, Christian Balete. Yes, Ate Evelyn Gamboa and Kuya Obet, Karika Castillo, ka Beth Del Rosario and ka Bolong, ka Edith Digia, Sister Marie Vic Villasenor, Sister Jesusa Kulanay. Kuya Bobby Gonzalez, hello po. Eloisa Digia. Happy birthday again. Okay. Sister Arlene Uson, Reina Jane Centeno, Mary Jane Digia Perez, Brother Bud, hello at sa kanyang asawa at mga anak. Kuya Ray Gonzalez at sa mga Gonzalez clan dyan sa City Camp. Sister Glenda Martin at sa buong Martin Chua family dyan sa Novaliches. Ate Che. Mami Cecilia, hello po. Ganun din kay Dixie Ann. Dixie kay Ann, Doktora hello. Ellie, Dixie Ann. Ma'am Husto dyan. Emma Gonzalez dyan sa Cavite at ang kanyang pinsa na si Valentino Lopez na nasa USA. Rosalie Ancheta, hello. Maraming salamat. Pastor Moses Gamata, maghintay-hintay lang. Parating na po ang inyong mga t-shirts. At yung mga t-shirts po na nanalo, nasa email na po yata ng mga ating mga kapatid.
Ma'am Weng Ferrer, marami pong salamat. Patuloy niyong palakasin ang inyong sarili at laging tandaan, hindi po kayo nag-iisa at laging yung Sister kasama. Sister Jennifer Camero, hello Jen. Janice Panganiban. Hello, welcome, Janice. Jacqueline Ronquillo, welcome din sa ating 8 o'clock habit. Mary Jane Deguia, Brother Jack, and Sister Nelly, hello sa inyo. Jen Tiglao, I think this is your first time. Hindi. Mga pinsan ko yan sa Hagunoy. Okay. Brother Gadiel Alcantara sa Alsingan, Pangasinan. Happy po kami na kayo ay nakasama namin muli. Shane Bituin. Sister Ellen Ong. Hello po. Maricel Cacabelos. Salamat. Catherine Bautista. Welcome, Catherine. Uli. Welcome uli. Amelie Fakal. Hello, Ami. Monique Palitian, as welcome po. Palitayan. Pagpaumanhin po, Palitayan. Monique Palitayan. Emma Aguila sa San Juan, Batangas. Hello po, Pastor Elmer. Hello po sa inyo dyan. Brother Kevin Joseph Garcia. Wow. Marnie Million. Salamat po. Elin Aringo. Welcome po. I think kapanag-anak ni Pastor Gilbert Aringo. At nagpapasalamat tayo kaway, sa Panginoon kaway. Dahil nakalabas na ng hospital Amen. Yung father ni, Amen. Ni Pastor Gilbert. Patuloy kayong pagalingin, palakasin ng Panginoon at i-provide lahat ng mga pangangailangan nyo. Sister Suzette and Painado, salamat po sa pagsama nyo ngayong gabi. Shirley Baptista. Thank you again for joining us. Doktora Asia Almasco, patuloy kang ingatan ng Panginoon. Wilma Tamiing, God patuloy. Bless you at ang buong Tamiing family. Amen, amen. Gamitin ka ng Panginoon sa iyong family, Sister Wilma. Patuloy ang comfort ng Panginoon sa inyong pamilya. Tito Ben and Tita Judy, salamat po again. And Neil Mateo. So, itong pinsan mo, di ba? Ah, yes. Thank you for joining us. Sino? Christian Balete. Christian Balete. Okay. Lagi ako nahihirapan, Christian Balete. Thank you for joining us. Faith Rojas, kasama si Jeff at si Roman. Thank you. Sharon and Pastor Gilbert. Nanay Esther. Hello po. Magaling Tatay kayo Cesar. Ng Panginoon, Nanay Esther. Nanay Esther. Lagi kayong kakain para po lumakas kayo. Ate Evelyn Gamboa at ang buong family, Gamboa family. Sina? Mami Sean, Seaning Poseido, natutuwa po kami at nakabalik kayo muli sa ating 8 o'clock habit. Rosalie Ancheta, hello. Thank Joselito you. Rosales. Glad. Glad Galano. Kasama si William at si Glenn, si Gwen, hello. Hello. Sister Jing Pabon, salamat. Iningatan kayo ng Panginoon dyan Amen. Sa Mindoro, sa Lindol kagabi. God Amen. Bless you. Nanay Lolita, Tatay Ador and Edna, salamat. Rosemary Sherbo sa Israel, hello. Iningatan kayo ng Panginoon dyan. Sana all, nakakapasyal na. Adora Nolasco Gimeno, maraming Oy, salamat. Classmate, God bless you, classmate. Ang aking pinsan, maraming salamat. Maurita Alcaraz, si Amel, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa kagalingan na binigay niya. Joel Panganiban, maraming salamat. Welcome po sa ating 8 o'clock habit. Jenny Aronis, thank you. Brother Aldwin, thank you. Si Maria Ebony Bertuccio, God bless you. Salamat. Sa Batangas, San Juan, Batangas. Yes, hello. Lola Petting, hello po. Nawa, ingatan kayo ng Panginoon at wag po kayong labas ng labas. Jubes Lopez, Mona Sadyasa. Hello, Sister Mona. Ati Tess, Tisha, hello. Dayanara, Sibayan, Mendoza. Hello, thank you. Thank you, Sister Yumi-san, Augusto Brother Augusto Banganan, Des, kasama ng kanyang dalawang anak. Ganun din si Jenny Reyes, salamat. Kahapon, thank kasama you, ka rin namin, Jenny. Jenny. God bless you, Jenny. God bless, Jenny. Sister Nerissa Aduca, kasama si Brother June Aduca at kanyang buong pamilya. Cyril Marie Castro, maraming salamat. Maylene Kabigting, I think welcome ang pagbati natin kay Maylene Kabigting. Brother Ahmed Kapuyan kasama si Mami Gets. Tisha Ople. Arlene Uson sa Urdaneta, Pangasinan. Kuya Jerry.
Ganun din si Jesus. Boyong, Benedict Del Rosario Jr. Mami Josepa, Kim, hello, and ha, Aya and Miko. Kim, pagaling ka. Ay, hindi pala pagaling. Magpahinga ka dahil kaka-vaccine mo na. And we are so happy na naka-avail ka. So, nagpapasalamat po kami sa mga nanood. Pero mas maganda kung i-share din po ninyo yung link para mas marami pong mga tao ang maabot at mapagpala po sa ating ginagawang gawain gabi-gabi. God bless you po, mga kapatid. Thank you so much. Thank you sa Kiosk-Kiosk. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. Sa mga nasa YouTube, God bless po.